Hi guys! Welcome back sa ating channel. And ngayong vlog na to is mag-share ako ng mga companies na tumatanggap ng direct hiring dito sa Taiwan. This video is for Taiwan only kasi direct hiring means local hiring dito lang po sa Taiwan. So kung gusto mo pong mapanood yung video, please click subscribe and i-click mo lang yung bell button para ma-notify ka every time na meron tayong bagong video. Okay, para sa mga kababayan ko nandito sa Taiwan na malapit na mag- and yung kontrata or hindi na po kayo na ma-rehire o gusto mo nang lumipat ng companies since dahil nga sa pandemic wala masyadong pumapasok ng mga bagong OFW especially sa factory worker ngayon dito, ang ginagawa ng mga companies is nag-direct hiring na lang sila. Halimbawa ako QYEC, mag-a-apply ako sa Great Tech, matatapos na yung kontrata ko within 2 months, magpapasa na ako ng resume sa Great Tech through email or personal or walk-in para malaman ko kung qualified ba ako sa kanila. So, ano-ano ba yung mga qualification, guys? Iba-iba naman yung mga qualification, depende yun sa company. Usually, napopost sila kung ano yung mga qualification. Hindi na naman siya ganun kahigpit kasi nga andito ka na sa Taiwan. So, kumbaga meron ka ng working experience na electronics or related doon sa company na yon. And then, kung nagtatanong kayo kung anong age limit, halos wala ng age limit basta nandito nga kayo sa Taiwan. So, sorry muna doon sa mga nasa Pilipinas kasi para ito sa mga nandito na kababayan natin sa Taiwan na gustong mag-transfer ng company. Kung tatanungin nyo ako, maganda ba to? Maganda ba yan? Hindi ko po alam. Pero ito ay mga ideas lang kung saan kayo pwedeng lumipat. And then, kayo na yung mag-research kung maganda ba itong background ng company na to. Siyempre, isama ko dito yung company ko na QYEC kasi hiring din kami until September. Yung mga mag-e-endo ng August, September, October, November, December are welcome to apply. Walk in. Kung tatanungin nyo kung maganda yung company ko, maganda naman siya, pero hindi siya yung as in sobrang ganda. May mga problema sa broker, may mga ganong problema, pero nasa sayo na yun. Choice mo na yun. Marami na mga options. Pwede kang mamili. Kailangan nyo lang guys is updated resume, usually lang yung kinukuha para ma-line up ka for interview. Kung meron kayong day off, tapos pagkapasa nyo ng resume online or walk-in, pinuntahan nyo talaga yung company, tatawagan kayo kung kailan kayo babalik for interviews. Syempre, yung mga interviews is about yourself and related experience mo sa trabaho. Dapat gawin mo na rin yung best mo para makapasok ka doon. And yung iba, hindi lang isang ina-apply nila. Marami silang ina-apply para meron silang option. Kung hindi sila ma-select dito, meron naman silang ibang option. So, ganun yung ginagawa. So, sana makatulong itong mga ideas na companies na ito around Taiwan para po sa mga gustong mag-transfer or ayaw umuwi ng Pilipinas pero hindi na-rehire at gustong mag-transfer at kung ayaw na nila sa company nila, gusto na nila ng ibang companies. And para naman sa mga caretakers, may tumatanggap naman, basta siguro ipasa mo lang yung exam and interview. So, ito na po yung mga companies. Oh,
nga po guys sa mga companies and kung may mga kulang pang information, kayo na po yung bahalang mag-research. Nasa Google lang naman yun or Facebook account. Usually, wala pong bayad ang transfer ng company. Okay, huwag kayong papayag na nasa usapan nyo naman eh, kung magpapatulong kayo, edi syempre may bayad yun sa ibang broker. Pero kung sarili nyong sikap, wala pong bayad ang mag-transfer ng company. Wala po yun. Hanggat legal yung proseso nyo, is sikapin nyo lang talagang ma-hire, may pasa yung exam and interview, and makakalipat ka ng kumpanya. So, good luck sa inyo guys sa mga kabayan ko dito sa Taiwan, and sana nakatulong tong video na to. Bye!